Dalaga na si baby. Isang linggo na ang nakakalipas. Laging mainit ang ulo ni Lani. Lihim na nagpipigil ng galit si Bianca. Madalas siyang patot sa daan ni Lani kapag walang nakakakitang tao o kaya naman kahit sa harap ni Bria. Pinapalitan ni Bianca ang wallpaper sa bagong kwarto ni Bria. Muling sinumpong ng pamimintas si Lani. Ang pangit ng kulay! Tinakpan pa ni Lani ang mga mata na waribang nasisilaw siya. Si Bria ang pumili ng kulay dilaw, wika ni Bianca habang tinatanggal ang dating wallpaper. At hinayaan mo siya? Ako ang ina niyan! Itinuro pa ni Lani si Bria na masaya namang iniipon ang mga punit na wallpapers. Kung gusto mong tumulong, welcome ka! Itinuro ng mga mata ni Bianca ang mga bagong ikakabit na wallpapers. Ewan ko sa inyo. Pasigaw na wika ni Lani. Napagtanto ni Bianca na may pinagmanahan pala si Bria ng tantrums nito. Maniwala ka naman na gusto ko lang tulungan si Bri. Malumanay na wika ni Bianca. Pinapahupa niya ang galit ni Lani. Oh, talaga? Gustong makatulong? Gusto mong tulungan ang sarili mo? Pinapakita mo na kailangan ka rito sa asyenda. Malay ko ba kung may plano ka kay Gabriel? Hindi mangyayari yun, wika ni Bianca. Masakit sa kanyang kalooban ang lumabas sa kanyang bibig. Tinitigan ni Lani si Bianca. Hindi talaga. Ang isang kasing liit mo ay hindi kayang pasayahin si Gabriel. Hindi na nakapagpigil si Bianca. At ikaw, oo? Nagulat si Lani sa narinig. Magdahan-dahan ka sa pagsasalita. May banta ang tono ni Lani. Huwag mo kong lokohin, Ate Lani. Maraming babae ang naghahabol kay Gabriel. Hindi kita masisisi. In fact, nalulungkot ako para sa'yo. Mabait na tao si Tito Janos. Namumuhi ako sa kanya. Matigas na wika ni Lani. Magkahalong galit at awa ang nararamdaman ni Bianca kay Lani. Nakakaawa na nakakainis. Pinakasalan mo ba siya dahil lang sa pera? Natitigilan si Lani at sinapo ang mukha. Akala ko, makukuha ko ang gusto ko. Mahirap lang ang mga magulang ko. Napatigil si Bianca. Kusang lumalabas sa bibig ni Lani ang mga lihim nito. Buhay pa ba sila? Interesanteng tanong ng dalaga. Tumango si Lani. Nahihiya akong ipakilala sila kay Mamang. Kaya sinabi kong patay na ang mga magulang ko. Nahihiya ka? Nagpoprotesta ang tono ni Bianca. Nakakahiya. Magsasaka lamang sila. Kapag nakita mo ang nanay ko, hindi siya pwedeng iharap kay Mamang. Bakit naman hindi? Tanong ni Bianca. Tanga ka ba? Baka pagtawanan lang siya ni Mamang. Hindi naman siguro. Mabait si Lola Lucia. Nakalarawan sa payat at magandang mukha ni Lani ang inggit at galit. Pandak ang nanay ko. Masungit at hindi pa marunong manamit. Samantalang ang ibang mga nanay ay nakabihis ng maayos at mahuhusay magsalita. Mabuti na lamang nagmana ako sa aking ama. Hindi ko alam po anong nakita niya sa nanay ko. Siyempre mayroon, kasi magkasama pa rin sila hanggang ngayon, komento ni Bianca. Anong alam mo sa pagsasama ng mga mag-asawa? Kaya itong si Bria, inuubos ang pasensya ko. Kamukha siya ng nanay ko. Umasim ang mukha ni Bianca. Kamukha mo din naman siya. Wika niya sa tonong malumanay. Hindi ah,
matigas na tanggi ni Lani. Hindi na kumibo si Bianca. Naaawa siya kay Bria. Mabuti na lamang ay lumabas ang bata ng kwarto nito. Muling nagsalita si Lani. Narinig mo ba ang balita? Si Katrina may kasamang botanist nung bumiyahe. Ah, baka si Warren. Ang botanist na tinutukoy ni Lani ay kaibigan ni Gabriel at nagbibigay ng pag-aaral sa mga tauhan sa hasyenda tungkol sa mga halaman at pananim. Tumango si Lani. Sanay na sanay talaga siya sa mga lalaki. Desperado talagang makasilo ng mayaman. Kahit anong gawin niya, hindi niya makukuha si Gabriel. Malay mo, magawa niya ngayon. Nasaktan ang puso ni Bianca sa kanyang sinabi. Kung wala pa akong asawa, di niya magagawa yun. Mahimig hikpi ang tinig ni Lani at tumaligo dito palabas ng pintuan. Sinunda ni Bianca ng tingin ang papalayong babae. Hindi mangyayari yan, wika ng isip niya. Hapon nang dumating sina Katrina at Warren, sakay ng maliit na eroplano. Sinundo ni Gabriel ang dalawa mula sa maliit na palipara ng hasyenda. May kalayuan ito at malapit sa dagat ang maliit na paliparan. Inimbita ni Gabriel si Bianca na samahan ang mga bisita sa salas. Katulad ng dati, pabalat-bunga ang pagbati sa kanya ni Katrina at waring hindi naman siya kasali sa usapan. Habang lumalakad ay tahimik na nag-oobserba si Bianca. Nakikita niya ang husay ni Katrina sa pakikipag-usap kay Warren. Pero halatang halata ang panginginig ng mga labi kapag si Gabriel na ang kausap. Ngunit sa tingin niya ay walang balak magpakasal si Gabriel at walang papalit kay Lolo Lucia bilang unang ginang ng hasyenda at wala rin tagapagmana ng kasalukuyang posisyon ni Gabriel. Lahat yata ng babae ay naiiwang luhaan kay Gabriel. Ang tahimik mo, Miss Bianca, kumento ni Warren malapit sa tainga ng dalaga. Pareho silang nakatingin kina Gabriel at Katrina na nag-uusap. Tinatapik-tapik pa ni Gabriel ang balikat ni Katrina na halatang kinikili. Tumaas ang kilay ni Bianca. Marami din naman siyang tapik na tinanggap mula kay Gabriel. Pero iniisip niya na ang ibig sabihin nun ay take it or leave it approval o kaya keep up the good work. Bagay ba sila? Mahinang tanong ni Warren sa dalaga. Pareho tayo ng hula, mahinang sagot ni Bianca. Kumusta pala ang biyahe mo? Mahusay, wika ni Warren. Napaka-efficient ni Katrina. Maganda na, mahusay pang piloto. Sa palagay ko, itong si Gabriel ay may crush kay Katrina. Pilit nang umiti si Bianca. Lihim siyang nasaktan sa sinabi ni Warren. Dumating ang hapunan. Si Katrina ay mas mukhang magandang lalaki ang dating kahit naka mini dress dahil sa maiksi nitong buhok. Si Lani suot ng isang pulang off-shoulder blouse na lalong nagpalitaw ng kanyang mga buto sa balikat. Walang kibo pero malikot ang mga mata. Si Warren ay masaya at mukhang interesado sa lahat ng pinag-uusapan. Panglimang beses nang bumisita sa hasyenda ang botanist. Nagustuhan nito ang simpleng buhay sa hasyenda. Si Lola Lucia ay eleganteng tingnan sa kanyang kulay asul na kasuotan. At si Bria nasuot ang isang pink dress na may katernong ribbon sa buhok. Higit na nangibabaw sa kababaihan si Bianca dahil sa suot nitong mint green na halter dress. Si Janus ay bagaman payat, ay bagay naman ang suot ng white polo shirt at katabi nito si Gabriel na suot ang isang blue polo shirt. Pagkatapos ng hapunan ay nagbigay ng suhestyon si Katrina na ipasyal si Warren sa isang fiesta sa isang barangay. Tumulak ang buong grupo maliban kay Lucia at Bria.
Masayang sinalubong sila ng barangay kapitan. Kasalukuyang may programang nagaganap. Pinaupo sila sa isang espesyal na pwesto bilang mga bisita. Ang tatlong babae ay lahat naka-minidress. Maiksi at nakalitaw ang mga hita. Dahil mga bisita sila, kaya naging sentro sila ng mga taong nakamasid. Dahil ayaw lumayo ni na Katrina at Lani kay Gabriel, ay pinili ni Bianca na si Warren ang tabihan sa mahabang upuan. Lumapit si Gabriel kay Bianca at hinubad ang suot na jacket. Isuot mo ito, wika nito. Nagulat man ay isinuot ng dalaga ang jacket. Dahil sa malaki ito, ay umabot ito hanggang tuhod ng dalaga. Nang makaupo na sila, ay nagsimula na ang programa. Mga katutubong sayaw, ang pa-contest. Madaldal si Warren at cool itong kausap. Si Bianca ang tagasagot ng mga tanong ng botanist tungkol sa katutubong sayaw. Pabulong ang kanilang pag-uusap tungkol sa palabas. Minsan ay nagkakatawanan dahil sa pabirong komento ni Ware. Napansin ni Bianca ang formal na mukha ni Gabriel habang nakatingin sa kanila. Bia, dito ka. Tinawag ni Gabriel ang dalaga na ikinagulat ni na Katrina at Lani. Pilyang napangiti si Bianca. Iinisin niya si Katrina at Lani. Para siyang batang naupo sa mga hita ni Gabriel. Inakbayan ang dalaga ni Gabriel at pinasandal sa balikat nito. Perfect, pilyang wika sa isip ni Bianca. Nainis na niya si na Katrina at Lani. At relax pa siyang manonood ng palabas. Lahat ay nawiwili sa panonood, maliban kina Lani at Katrina. Lihim din na nagsisi si Bianca sa kanyang ginawa dahil may hatid na init ang kamay ni Gabriel sa kanyang katawan. Ramdam niya ang manakanakang pagpisil ng lalaki sa kanyang baywa. Biglang tumayo ang naiinis na si Katrina. Umuwi na tayo? Wala akong balak magtagal. Sumaya si Bianca nang mamaya na habang prente siyang nakaupo sa mga hita ni Gabriel. Hindi, kailangan kong bumalik. May halong garalgal ang tono ni Katrina. Malapit nang matapos. Wika ni Gabriel. Ipinapahiwatig nito na hintayin na matapos ang palabas bilang respeto sa barangay kapitan. Walang nagawa si Katrina kung di ang maghintay. Tuwang-tuwa naman si Warren sa napanood na palabas. Mousay, akalain mong pwede palang magtinikling sa walong buho ng kawayan? Komento pa nito. Habang papauwi ay si Gabriel ang nagmaneho ng 4x4 jeep. Katabi nito si Katrina. Si Bianca ay katabi si Warren at katapat nila ang mag-asawang Lani at Janus. Pwede ba akong sumama sa iyo bukas, Warren? Wika ni Bianca nang malaman na maglilibot sa kapatagan ang botanist. Of course! Alam kong kabisado mo ang lugar na to, wika ni Warren. Isasama ko rin si Bria. Excited na wika ni Bianca. Kung gusto niyang sumama, sige, kaswal na sagot ni Warren. Hindi ito nagustuhan ni Lani at galit na nagsalita. Pwede ba? Huwag niyang isama si Bria. Mahilig si Bria sa wildflowers. Marami siyang matututunan kay Warren, katwira ni Bianca. Gusto mo pa talagang isamang bata sa masukal na kagubatan? Naniningkit sa galit ang mga mata ni Lani. Hindi naman. Malumanay na wika ni Warren. Diyan lang kami sa kapatagan. Ang sabi ni Gab, maraming bagong species na nagsulputan ngayon. Sumingit sa usapan si Janus para matigil si Lani. Mahirap na trabaho ang mag-classify ng mga plant species, di ba, Warren? Nagbago naman ang usapan at nauwi sa paparating na horse auction.
Pagdating ng mansyon, ay may hiniling si Katrina. Nauhaw ako sa lakad natin. Pwede bang makahingi ng tsaa? Tulog na si Mameng, sagot agad ni Lani sa tunong naiinis. Namula ang pisngi ni Katrina dahil sa tono ni Lani, pero nagawa niyang umiti. Okay lang, marunong ako sa kusina. I hate cooking, maarteng wika ni Lani. Mabuti na lang, nandito ka na sa pinapangarap mong bahay, wika ni Katrina kay Lani. Isang mapag-insultong komento ang tinura ni Katrina para kay Lani. Naisip ni Bianca ang sekreto ni Lani na bukod tanging siya ang pinagsabihan nito. Galing ito sa isang mahirap na pamilya at kung umasta ay parang anak mayaman. Hindi rin patatalo si Katrina sa katarayan na mataas din ang tingin sa sarili. Hinihatid ni Gabriel si Katrina sa bahay ng huli, habang ang iba ay tumuloy na sa kanilang kwarto para magpahinga. Pinigilan ni Janus sa braso si Bianca. Pwede ba kitang makausap, Gia? Sure, Tito. Nakangiting minasda ni Bianca si Janus. Kahawig ito ng ama ni Gabriel, pero ang kalidad ng isang leader para sa isang malawak na lupain at negosyo ay hindi nito namana. Sa library tayo, Bia. Sumunod si Bianca kay Janus. Tungkol saan, Tito? Tanong ng dalaga nang makaupo na sila. Iya, alam ko mabait kang bata. Alam ko rin na malinis ang intensyon mo. Nag-usap kami ni Lani. Masama ang loob niya sa'yo. Dahil lumalabas na nagiging masama siyang ina sa paningin ni na Gabriel at Mamang. Nag-usap o nag-argumento? Tanong ng isip ni Bianca. Tito, hindi ko intensyon na pasamain ang loob ni Ate Lani. Naintindihan ko yun, Bia. Ang kaso, pinaalis ni Gab si Sarah. Ang totoo, natuwa ako. Pero si Lani ang nag-hire ng tutor at dapat na magpaalis kung kailangan. Hindi mo kasi alam kung gaano kalala si Bree. Binasag niya ang vase collection ni Mamang. Alam ko po yun, Tito. Ayun, hindi nagalit si Mamang. Pero hindi mapapalitan ang isang mamahali na antigong gamit. Himig naghihinayang na wika ni Janus. Mas importante ang tao kaysa ano bang bagay, Tito. Maring wika ni Bianca. Nagpipigil siya ng luwa sa awa kay Bria. Anong ibig mong sabihin, Bia? Diretsong tinitigan ni Bianca si Janus. Lumabas ang mga butil ng luha. Alam mo ba kung gaano kalungkot si Bria? Bia, sa tingin mo ba ay hindi ako malungkot? Ibibigay ko ang lahat kay Bria. Marinig ko lamang siyang tawagin akong daddy. Hindi siya nagsasalita at wala kahit nakatiting na lambing. Naalala kita ng ganyang edad ni Bria. Napaka masayahin mo. Nalulungkot ako na ang aking anak ay naiiba. Tito, hindi siya ipinanganak ng ganyan. Maingat na wika ni Bianca. Iniiwasan ng dalaga na masaktan ang damdamin ni Janus habang ipinaglalaban niya si Bria. Maraming doktor ang tumingin sa kanya. Walang mali sa kanya. Ang kailangan niya ay tamang pagmamahal at atensyon. Pero mahal namin siya, Bia. Mahimik protesta ang tono ni Janus. Akala ko noon ay tatanda kong binata. Pero napakasaya ko nang isilang si Bria. Hinawakan ni Bianca ang dalawang kamay ni Janus. Naiintindihan niya ang damdamin nito. May nobya ito noong kabataan at malapit ng ikasal. Isang trahedya ang nangyari na sobrang nagdulot ng kalungkutan sa binatang Janus. Nag-crash ang eroplano na maghahatid sa babae pabalik ng Maynila. Alam ko kung paano mahalin at alam ko rin ang pakiramdam ng hindi ka mahalin ng taong mahal mo. Darating ang araw na magiging maayos si Bria.
Magiging masaya siya at pati ikaw. Kaunting panahon lang ang kailangan at tulong mula sa nakapaligid sa kanya. Napabuntong hininga si Janos. Magagalit na naman si Lani. Pareho lang sila ni Bria na malayo ang loob sa akin. May pagkakapareho sila, Tito, sang-ayon ni Bianca. Bia, ang sabi ni Lani ay isang malaking responsibilidad para sa'yo si Bria. Masyado ka pang bata at walang karanasan. Tito, ang totoo, nag-succeed na ako kay Bria. Gusto niya ako at may tiwala siya sa akin. Magkalaro at magkaibigan na kami. Mali ang ginawang pananakot ni Miss Sara sa bata. Ikinikulong niya si Bria sa kwarto na ayaw ng bata. Anong gusto niya? Sa labas para lalong makapanira? Kunot noong wika ni Janos. Tinanggalan ng kalayaan ni Miss Sara si Bria. Hindi ba ang mga ligaw na kabayo kapag ikinukulong ay nagpapakamatay? Kalayaan ang pinaka-importante sa mundo. Malayang makalabas, may makakausap, at makakapag-appreciate ng mga bagay at lugar. Nagdusa si Bria nang dahil sa pagkukulong sa kanya. Hindi naman kulungan yun, patwiran pa ni Janos. Para kay Bria, oo. Hindi bale, matatapos na naming ayusin ang bago niyang kwarto. Sakto lang sa kanya ang laki at tuwang-tuwa siya sa kulay ng wallpapers at dekorasyon. Hindi ito nagustuhan ni Lani, protestang wika ni Janos. Pero ikaw, Tito, gusto mo? Tanong ni Bianca. Magagalit na naman si Lani pag pinangunahan natin siya. Tito Janos, ikaw ang ama. Madiin na wika ni Bianca. Namula ang pisngi ni Janos. Pinaparatangan mo ba akong mahinang ama? Hindi, Tito. Tinapik-tapik ni Bianca ang balikat ni Janos. Ramdam ko ang pagka-disappoint mo kay Bria. Ayaw mo rin magalit si Ate Lani, pero kailangan nating umaksyon ngayon. Dahil kung hindi, baka tuluyan ang lumayo sa realidad si Bria. Bia, para kang isang mahusay na hurado. Nagugulat na wika ni Janos. Tito, alam ko kung paano masaktan. Hindi ko makakalimutan ang ginawa sa akin ni Mama. Kalimutan na nga natin yun? Nagulat si Janos sa narinig. Akala ko ba wala nang tatalo kay Roma sa pagiging mabuting ina? Noong hindi pa siya nagpapaasawa sa iba, sagot ni Bianca. Anong gusto mong gawin ko, Bia? Mahinang tanong ni Janos. Daanin mo sa diplomasya si Ate Lani, pero kakampihan mo kami. Gusto ni Bria ng bagong kwarto. Gusto niyang lumabas ng bahay at mga indoor-outdoor activities. So far, maganda ang reaksyon niya sa lahat. Pumakto lang ako na casual at makikita ko na lamang na nakikisani na siya. Sana gabayan ako ng Diyos, Tito Janos. Gusto kong may magawang matino naman. Lagi na lang akong pumapalpak at sinasalba ni Gabriel. Bia, gusto naman ni Gab yun. Pangarap niya maging knight in shining armor. Nakangising wika ni Janos. Napangiti din si Bianca. Kung ganon, tutulungan mo ako, Tito? Para ano pa at naging Salviejo ang apelyedo ko. I'm also a knight. Nagmamalaking wika ni Janos at niyakap ang dalaga. Dahil takot si Bria sa kabayo at baka, ay ipinagbawal ang mga ito malapit sa parang na pupuntahan nila. Ginamit ni Bianca ang jeep, sakay sina Bria at Warren. Makalipas ng kalahating oras, ay naroon na sila sa walang katapusang parang na namumutik-tik sa iba't ibang uri ng halaman at bulaklak. Mahusay ka talaga sa mga halaman, Warren. Papuring wika ni Bianca. Hindi naman masyado. Wika ni Warren, sabay ngiti sa katabing si Bria. I like your hat, Bri. Ako ang nag-decorate nito.
Masayang wika ni Bria sa matining na boses. Let's go, girls! Sabik na anyaya ni Warren. Huwag kalimutan ng picnic basket! Yumukod si Warren at kinarga ang bata. Okay, Bia. Ikaw ang aming guide. Isang masayang araw ang lumipas sa kanila. Si Warren ay abala sa ginagawang pagkolekta ng mga halaman at bulaklak na bago sa kanyang paningin. Si Bria naman ay nag-i-enjoy sa pagdodrawing sa ibinigay na sketchpad ni Bianca. Magandang ideya yan, sambit ni Warren patungkol sa pagdodrawing ni Bria. Alam niyang ang mga bata ay mahilig gumuhit at nagpapakalma ito ng kaisipan. Pinagmasda ni Bianca ang bata. Mabilis nitong natapos ang drawing at muling gumuhit ng panibago. Paminsan-minsan ay pinupuri niya ang bata at giningitia. Ang obra ni Bria ay kahanga-hanga kumpara sa edad nitong 4 na taon. Ang dami ko nang nakolekta. Masayang lumapit si Warren. Napakaganda talaga ng lugar na to. Ang magagandang bato sa bangin, na iba-ibang kulay pag tinamaan ng sinag ng araw. Sabi sa kwento, ang sapa sa ibaba ay tagpuan ng mga katutubo daang taon na ang lumipas. Katulad ni Malia? Tanong ni Bria. Nagpapatunay na nakikinig ang bata sa kwento. Si Malia ay isang katutubo na nagsisilbi sa mansyon at tagkahatid ng pagkain ni Bria. Ang ganda! Nakita ni Warren ang mga drawing ni Bria. Sabi ko na magugulat ka, sang-ayon na wika ni Bianca. Manghang-mangha si Warren at isa-isang tiningnan ang mga drawings ni Bria. Isa kang gifted child, Bria. Walang nagturo sa akin, nagmamalaking wika ng bata. Kumain muna tayo, wika ni Bianca. Gandang baby Bri, tulungan mo ko. Agad na itinabi ni Bria ang hawak na crayola at sketchpad, saka tumayo para tumulog. Kawili-wiling bata nito, komento ni Warren. Nang makauwi sila ng bahay, ay agad ipinakita ni Bianca ang mga drawings ni Bria kay Lucia. Ang gaganda! Gawa niya to? Hindi makapaniwala si Lucia. Nagawa ng kanyang apo ang hawak niyang mga drawings. Kahanga-hanga, diba, La? Nakatayo sa likuran ni Lucia si Bianca. Ikaw din. Wika ni Lucia, sabay hawak sa kamay ng dalaga. Akalain mo, hindi natin alam na may talent pala si Bria. Hindi sa akin nagmana si Bria, Lola. Sa kanyang ina namana ang kanyang talent. Wika ni Bianca. Pero ikaw lang ang nakagawa ng milagro kay Bria. Nagtagumpay ka sa maiksing panahon. Ngayon ko lang nakita na naging masayang apo ko sa buong buhay niya. Natutuwang wika ni Lucia. Mamang! Pumasok ang galit na si Lani sa kwarto ni Lucia. Lumingon ang matanda. Bakit, Lani? Sino ang nag-assign kay Malia na magbantay kay Bria? Nangangalit na tanong ni Lani. Ako, Ate Lani, sagot ni Bianca. Hindi pwedeng si Malia ang magbantay kay Bria. Gigil na wika ni Lani. Bakit naman hindi? Malumanay na tanong ni Lucia. Ayokong magbantay sa aking anak ang isang illiterate na katutubo. Lani, si Malia ay may pinag-aralan. Nagtapos siya ng high school. Nakakalungkot isipin na ganyan ka magsalita sa tao. Malumanay, pero may diin na wika ni Lucia. Ang turo sa akin, ang mga katutubo ay walang ginagawang mabuti. Wika uli ni Lani. Sabi nino, kunot noon na tanong ni Lucia. Sabi nila! Itinuro pa ni Lani ang kamay sa hangin. Naalala ko isang manyak na bantay ng kabayo. Kumuhit ang galit sa mukha ni Lucia. Naalala mo ang katutubong napatay sa sipa ng kabayo? Pinapahalagahan natin ang mga katutubo. Masisipag
at may dedikasyon sila sa trabaho. Sorry, Mamang. Ayoko lang kasi na may katutubong nakapaligid sa nag-iisa kong anak. Lumuluha si Lani, pero hindi dahil nagsisisi, kundi sa galit. Kung ganun, ikaw dapat ang magbantay sa iyong anak, wika na Lucia. Umiiyak at nanlilisik ang mga mata na tumalikod si Lani. Anong gagawin natin? Napahilamos ng kamay sa mukha si Lucia. Baka pwedeng dalhin muna sa isang bakasyon ni Tito Gianno si Ate Lani, suwestyon ni Bianca. Umiling si Lucia. Hindi, Bia. Walang planong umalis ng hasyenda si Janus kahit isang saglit. Kahit napupuot na sa lugar na to si Lani. Walang napupuot sa hasyenda, Lola. Maaaring nalulungkot. Napabuntong hininga si Lucia. Walang ibang paraan. Mabuti na lamang. Narito ka, Bia. Nakakausap ko. Para ka ng pamilya sa akin. Susundan ko muna si Ate Lani, Lola. Ipapakita ko sa kanya ang mga drawings ni Brie. Sige, ibinigay ni Lucia kay Bianca ang mga hawak na drawings. I hate you! I hate you! Sumisigaw si Bria sa aralang kwarto nito. Agad na tumakbo si Bianca at saktong pagbungad niya ay narinig niya ang isang matunog na sampal. Ikaw ang pangit! Bobong bata ka! Agad na humarang si Bianca. Nakatayo si Malia at takot na takot. Si Bria naman ay namumula ang isang pisngi dahil sa tinamong sampal. Nakataas pa rin ang kamay ni Lani na akmang sasampalin pa uli si Bria. Ate Lani, tama na! Sigaw ni Bianca. Bakit ka narito? Nanggigigil sa pot si Lani. Ang tanga kong pinagbigyan si Gabriel sa hiling niya. Mas naging masahol pa si Bria. Sa anong paraan, hindi na nakatiis si Bianca, gigil na rin siya kay Lani. Ang sigawan ako na parang hayop. Pinalingan ni Bianca ang natakot na kasambahan. Malia, iwan mo na kami. Lalo itong ikinagalit ni Lani. Sino ba may karapatan na mag-utos dito? Mas matanda ako sa'yo. Ako si Lani Salviejo. Sige na, Malia. Malumanay na utos ni Bianca sa nakatigal-gal na kasambahay. Opo, ma'am. Dahan-dahan naman na lumabas ang nahintakutang kasambahay. Akala mo kung sino ka? Dinoro ni Lani si Bianca. Damn you! Huwag kang mag-uutos pag nandito ako. Hinarap naman ni Bianca si Bria. Brie, gusto mo bang tingnan kung tuyo na ang pintura sa kwarto mo? Malumanay na tanong ni Bianca. Lumuluha pa si Bria. Bad ako, Ate Bia. Bad and ugly. Halos mabulunan ang bata sa pagsasalita. Pwede ka naman tumigil sa pagiging bad. Lumalaki ka na. Magiging responsible ka na sa sarili mo. Pwede kang sumigaw o gawin ang utos ko. Sa'yo ang desisyon. Nakamulagat si Bria kay Bianca. Maraming pwedeng gawin. Opo. Ikaw, anong gusto mo? Gusto mo bang maging bad? O gusto mo bang gawin yung magaganda? Katulad ng painting, drawing, makipagkwentuhan sa ibang tao. Sige. Titingnan ko muna kung tuyo na ang pintura. Wika na, Bria. Ikaw lang at ako ang pwedeng pumasok sa room ko. Dagdag pa ng papatalikod na bata. Satisfied ka na? May himig ng selos ang tono ni Lani. Pwede bang kumalma ka muna, Ate Lani? Nakikiusap na wika ni Bianca. Mayroon akong papakita sa'yo. Umiling si Lani. Noong bata ka pa, pinagpapasensyahan kita kapag narito ka sa mansyon. Pero ngayon, ayokong makikita ka. Bakit? Ako pa rin naman ang dati ah. Hindi na. Kakaiba ang ngiti ni Lani.
Kahit si Katrina ay umuusok ang butas ng ilong sayo. Anong drama mo? At kumalong ka kay Gabriel noong isang gabi. Hindi kita maintindihan, Ate Lani. Alam mo ang ibig kong sabihin, Bianca? Nang-uuyam ang mga ngiti ni Lani. Madaling basahin ang babaeng in love sa isang lalaki. Iba ka na ngayon. Hindi ka na isang bata. Mahal mo si Gabriel, hindi ba? You are madly in love with God? Si Brian, pinag-uusapan natin, Ate. Wika ni Bianca. So, inaamin mo. In love ka nga. Maniniwala ka ba? Pag sinabi ko na mas bagay sina Katrina at Gabriel, may kasamang lukot ang tono ni Bianca. Posible. Pero kung ano man mayroon siya, ay hindi importante kay Gabriel. Bakit hanggang katiwala lang siya? Kung talagang mahal siya ni Gabriel. Baka sinusubukan lang siya kung kaya niyang pamahalaan ang rancho. Hindi madaling mag-manage ng isang rancho ng napakaraming tauhan. Ibinukas ni Bianca ang dalang sketchpad. Gusto kong makita mo ang mga drawings ni Bria. Ngunit tumalikod na si Lani. Sigurado ako, ikaw ang gumawa niyan. Hinabol ni Bianca si Lani. Hindi ako ganito kaganda mag-drawing, Ate. Tingnan mo muna ang mga ginawa niya ngayon. Puring-puri nga siya ni Warren. Pinuri para sa kawawang si Bria. Tinalikuran ni Lani si Bianca. At para na rin itong tinalikuran ang sariling anak. Ipinagpatuloy ni Bianca ang pag-aalaga at pagtuturo kay Bria. Nakailang balik sila sa kapatagan kasama si Warren. Pagkatapos ng isang linggo, ay bumalik na ang botanist sa Maynila. Tinuruan ni Bianca si Bria ng tamang pag-aayos sa sarili. Napakabilis ding turuan ng bata sa pagsusulat at pagbabasa. Dahil sa naiibang talino ni Bria, ay nakikinita ng dalaga na maa-accelerate ang bata kapag pumasok ng kindergarten. Tuwang-tuwa din ang bata nang sabihin ng dalaga, natuturuan niya itong lumangoy. Suot ni Bria ang dilaw na swimsuit habang si Bianca ay itim na two-piece bikini ang suot. Nang mapagod si Bria sa paglangoy, ay sumakay ang dalawa sa malaking pool float na korteng swan. Padapang nahiga ang dalawa habang ang nakalaylay na paa ni Bianca ang ginagamit niyang pangtulak para umusad ang float. Habang sa itaas ng mansyon, ay may dalawang pares ng mga matang nakamasid. Ang isang pares ay nagliliyab sa galit at selos. Si Lani, parot pareto at palakad-lakad sa loob ng kanyang kwarto. Nag-display pa talaga ng katawan ang hitad! Gigil na wika nito. Ang isang pares naman ay walang kakurap-kurap ang mga matang nakatitig sa mapuputi at makinis na katawan ni Bianca. Ang may-ari ng mga mata ay napapalunok at nagpupunas ng pawisang noo. Si Gabriel. Dati ay isang batang Bianca ang naliligo at binabantayan niya sa swimming pool, pero ngayon ay dalaga na. Kung dati ay kinakalong pa niya ito at wala siyang malisya at kapatid niya itong ituring, pero ngayon ay ibang pakiramdam ang bumabalot sa sistema niya. Ang paghalik na ginawa niya sa dalaga noong nasa gilid sila ng sapa at sa library. Galit siya sa kanyang sarili noon dahil hindi niya magawang pigilan ang sariling damdamin at nalasing siya sa mga halik nito. Parang isang alak si Bianca. Isang special na alak na itinago ng 20 taon. Binantayan niya ito at pinrotektahan kahit alam niyang ikinakagalit ito ng dalaga sa kanya. Kinakain siya ng matinding selos kapag nalalaman niyang may bago na naman boyfriend ng dalaga. Napaupo sa isang sofa si Gabriel. Hanggang kailan niya titikisin ang sarili? Ilang beses ba siyang magagalit sa kanyang sarili? Mamahalin ba siya ni Bianca? Kahit malayo ang agwad ng edad nila. Kinuha niya ang litrato ng dalaga sa ibabaw ng kanyang tokador.
pinagmasdan at makailang beses itong hinalikan. I love you so much, baby. Pagkatapos ay tumayo at pumunta sa kanyang walk-in closet. Nagbihis ng swimming trunk. Kailangan din niyang magpalamig. Mabilis ang mga mata ni Bria. Malayo pa ay tumatawag na ito. Kuya Gab, ang sarap ng tubig! Napatingin si Bianca. Lihim siyang napalano. Ang huli niyang nakitang naka-swimming trunk si Gabriel ay noong 10 years old lang siya. Sumasakay pa siya sa likuran nito. Isang tunay na Adonis ang kanyang nakikita. Pagsamasamahin pa ang lahat ng kanyang naging boyfriends ay hindi kayang pantayan si Gabriel. Hello, little cousin. Hello, Bia. Nakangiting kumaway si Bianca. Humugot ng hininga. Parang nanikip ang kanyang dibdib habang nakatingin sa kabuuan ni Gabriel. Tumalon si Gabriel sa bandang malalim at lumangoy palapit sa dalawa. Dahil sa tangkad ng lalaki, ay hanggang dibdib lang nito ang 5 feet na lalim ng pool. Tuwang-tuwa si Bria nang paikuti ni Gabriel ang swan flow. Habang pinapaikot, ay pabiro niyang kinikiliti ang nakalaylay na mga paa ni Bianca. Ramdam ni Bianca ang ginagawa ni Gabriel at nakikiliti siya. Hinayaan lang niya to, tutal ay nakikipagharutan lang naman ito kay Bria. Sa itaas ng mansyon ay lalong nagliyab sa galit ang mga mata ni Lani. Pinagbuntunan nito ang sariling kwarto, pinagbabato ang mga unan at ibang gamit. Ang landi! Ang landi talaga! Malakas na sigaw nito. Isang araw ay dumating si Gabriel na may dalang bagong panganak na kabayo. Namatay ang kanyang ina, malungkot na balita ng lalaki. Masayang hinagod-hagod ni Bianca ang bisiro habang pinapadede ng gatas sa bote. Aalagaan namin siya ni Bria. Takot siya sa kabayo pero tingin ko matutuwa siya sa maliit. Palagay ko nga, hindi siya matatakot dyan. Ibinaling ni Gabriel ang tingin sa beranda. Nakita niya si Bria, nakamasid at halatang natatakot. Pinuntahan niya ito. Hello, little cousin. Halika, tingnan natin ang baby horse. Bagaman natatakot ay pumayag naman ang bata nang kargahin ito ni Gabriel at inilapit sa bisiro. Katulad ng inaasam ni Bianca, natatakot man ay may tuwa sa mga mata ni Bria nang makita niya ang batang kabayo. Pwede ko siyang hawakan? Pabulong na wika ng bata, nalalaki ang mga mata nito sa tuwa. Pwede mo rin siyang padidehin. Pinag-aaralan ni Bianca ang reaksyon ng bata. Padidehin? Hindi makapaniwala si Bria. Tayo ang mag-aalaga sa kanya, wika ni Bianca. Nalungkot ang mukha ni Bria. Lagi akong mali, baka masaktan ko siya. Hindi, malumanay na wika ni Bianca. Tuturuan kita, magbalitan tayo sa pag-aalaga. Natatakot ako minsan, Ate Bia. Inakbayan ni Bianca ang bata. Kailangan nating subukan. Andito ako para turuan ka. Gutom na ang baby horse at maintindihan niya ang gusto mong gawin. Tulungan mo siyang mabuhay. Isipin mo, nakadepende siya sa atin. Turuan mo ako, Ate Bianca. Responsableng wika ng bata. Ang ganda niya talaga. Naging simula ito ng pagkawala ng takot ni Bria sa mga kabayo at mga baka. Nahumaling ang bata sa pag-aalaga ng batang kabayo. Inilagay ito sa isang hiwalay na kwadra malayo sa mga malalaking kabayo.
Higit naman na nanggagalaiti si Lani at madalas magbitiw ng mga maanghang na komento. Kailangan ko na sigurong isuko ang anak ko bilang isang taong kabayo. Nakaupo sa hapagkainan ang buong pamilya at hindi na nakatiis si Janus na hindi sagutin ang maanghang na komento ni Lani. Wala nang ginawang mabuti si Bria sa'yo, galit na wika nito. Natigilan si Lani. Hindi niya inaasahan ang sinabi ni Janus. Kahit kailan ay hindi siya nakarinig ng kritisismo mula sa asawa. Dapat makita mo ang malaking pagbabago kay Bria, patuloy ni Janus. Napakagatlabi si Lani at napayoko. Nagpigil ng galit. Gusto ko nga palang sabihin sa lahat. Tiningnan ni Janus ang lahat ng mga nasa hapag. Ang laki ng pasasalamat ko kay Bianca sa pangunawa. Siya na ang pinakamabuting tao na nakilala ko. Ipinakita niya sa amin ni Lani ang aming pagkakamali sa aming anak. Si Bria ay may likas na talino. Bago umalis si Warren ay kinausap niya ako na paturuan si Bria ng proper art lessons. Ikaw, Lani, dapat mong gawin yan dahil sa'yo nagmana ng talino ang anak natin. Yan pala ang bago kong trabaho sa buhay. Padabog at galit na tumayo si Lani. Tuturuan ko ang isang 4 years old. Hindi ko alam kung bakit hangang-hanga kayo sa drawing niya. Parang kinahig naman ang manok. Malinaw na lahat kayo ay walang alam sa tunay na talento. Punong-puno ng inggit ang mga salita ni Lani. Tingnan mo ang aming mga art collection. Mapaklang wika ni Gabriel. Pwede kayo na ang maraming pera at may magandang panlasa. Kung pwede ko lang ipakita sa inyo ang mga gawa ko noon kumpara sa gawa ni Bria na parang kinahig ng mga manok. Ang pangit ng mga drawings niya. Nagpapatunay lamang na isa siyang may diferensyang bata. Ayaw mo ng responsibilidad, ganun ba? Malumanay na tanong ni Gabriel pero may galit ang mga mata. Bakit ibinabalik mo sa akin, Gabriel? Nagawa ko na ang lahat bilang ina. Pakiusap, umupo ka muna, Lani. Nakikiusap na wika ni Lucia. Pakiramdam niya ay napagod siya sa nangyayaring eksena. Pansin namin na hindi ka masaya pag tungkol kay Bria ang pinag-uusapan. Bria na naman. Madiin ay kinuyom ni Lani ang mga kamay at umiiyak habang nakatingala sa kesame. Tumayo si Janus at inakbayan ang asawa. Napahiya siya sa inasal ni Lani. Mahal, doon na muna tayo sa taas. You go to hell! Kumawala si Lani at mabilis na lumakad paalis ng dining room. Hindi na sinunda ni Janus ang asawa. Namimighating na payoko si Lucia. May bahid ng pangungutya ang mga tingin ni Gabriel. Nasaktan at napahiya si Janus sa mga kaharap. Si Bianca ay nanatiling nakayoko at nakatingin lang sa isang baso sa harapan. Siguro, masasabi niyong isang malaking disgrasya ang aking pag-aasawa. Malungkot na wika ni Janus sa mga kaharap. Hindi naman lahat sa iyo ang sisi. May kasamang galit ang komento ni Gabriel. Bakit hindi mo ilabas ngayon? Napabuntong hininga si Janus. Ano ang gusto mong gawin ko? Kung ako, sasampalin ko siya. Madiinawi ka ni Gabriel. Dapat lang sa isip ni Bianca. Nagkatinginan sila ni Lucia. Alam niyang hindi manhid si Gabriel. Nararamdaman ng lahat, maliban kay Janus, ang lihim na pagkagusto ni Lani kay Gabriel. Uminom ng kaunting alak si Lucia at nagwika. Janus, bakit di mo gawin ang sinabi ko? Ipasyal mo muna. Kami nang bahala kay Bria dito. Ayoko na, mamang. Nalibot ko na ang buong mundo. Gusto mo bang iligtas ang marriage mo?
naghahamon ang tono ni Gabriel. Napahilamos ng kamay sa mukha si Janus. Hindi garantya na magiging masaya si Lani kapag dinala ko siya sa bakasyon. Hindi ko talaga akalain na magiging ganito kami. Lulugulugong wika ni Janus. Anong plano mong gawin ngayon? Malumanay ang tono ni Gabriel. Hindi sapat kay Lani ang buhay hasyenda. Hindi siya dapat dinala dito. Sinabi ko naman sa kanya noon kung anong buhay dito. Nanghihina na napasandal sa upuan si Janus. Gustong gusto niyang pumunta dito noon. Malamang wala talaga akong kwentang asawa. Siguro hindi niyo lang pinapansin ang bawat isa, wika ni Lucia. Mahirap pag ang bawat isa sa inyo ay magkaiba ang interes at hilig. Si Lani ay hindi sanay sa probinsya at higit sa pagiging magulang. Siguro ang init ng ulo niya ay kaakibat ng kanyang likas na talento. Nakita mo naman ang kanyang abstract painting sa kwarto niyo. Yun nga lang, itong asawa niya ay hindi gifted. Hindi talaga ako successful na tao, malungkot na wika ni Janus. Inabutan ni Gabriel ng isang basong alak si Janus. Natanggal sama ng loob, wika nito. Halatang masama rin ang loob ni Lucia. Janus anak, pinapahirapan mo ang sarili mo. Don't worry mamang. Titingnan ko kung saan gustong pumasyal ni Lani at dadalhin ko siya. Baka masolve ang problema namin sa pupuntahan namin. Subalit, hindi ganon kasimple ang mga pangyayari. Makalipas ang ilang oras, ay gising pa si Bianca. Bumaba siya at tinungo ang library para kumuha ng bagong pocketbook na babasahin. Dati-dati ay dalawang chapter lang ay nakakatulog na siya. Pero natapos na niya ang isang pocketbook, ay gising pa rin siya. Lahat sila ay apektado sa depresyon ni Janus. Maging si Lucia ay humingi at uminom ng brandy para makatulog. Dahan-dahan ang lakad ni Bianca patungong library. Ang bahay ay laging may naiiwang dim light sa gabi. Kahit sino ay mamamangha sa mga antigong koleksyon sa mansyon. Napahinto siya nang may maulinigan na boses na nanggagaling sa opisina ni Gabriel. Si Lani. Ang mga sinasabi ng babae ay nagpatayo sa balahibo niya. Gusto kitang kasuklaman, Gab, pero hindi ko magawa. Yan ba ang paraan mo para sabihin mahal mo ako? Grabe ka makakutya. Umiiyak ang mapusok na si Lani. Bakit? Hindi ka pa ba nagmahal ng babae? Isa lang ang pumipigil sa akin. Alam ko. Napapigil ng hininga si Bianca sa mga sumunod na sinabi ni Lani. Angkinin mo ako, Gab. Gusto na kita mula nang dumating ako sa bahay na to. Itigil mo yan! Mabangis ang tono ni Gabriel. Napasukot si Bianca sa kinatatayuan. Huwag kang magalit. Nagmamakaawa ang tinig ni Lani. Alam ko mahirap ang sitwasyon, pero maaayos natin to. Hindi ako pipigilan ni Janus kung gusto ko nang makipaghiwalay. Ano ba ang nararamdaman mo nang pinakasalan mo ang tiyuhin ko? Malupit at may nginig ang tinig ni Gabriel. Kasakiman? Sa tingin mo ba hindi ko inalam ang pagkatao mo? Bakit hindi mo pinapayagan na makita ng iyong mga magulang ang nag-iisa nilang apo? Hindi totoo yan. Namamalat ang umiiyak na boses ni Lani. Hindi kita maintindihan, Lani. Puno ng galit ang tono ni Gabriel. Alam ko ang pagmamahal, pero ang nararamdaman ko sa iyo ay awa. Malupit ka! Malakas na sigaw ni Lani. Hindi na nakatiis si Bianca na hindi makialam.
Itinulak niya ang pinto at mabilis na isinarado gamit ang kanyang katawan. Pwede bang hinaan ang mga boses niyo? Natatakot akong marinig kayo ni Tito Janos. Ano ngayon? Tumawa pa ng malakas si Lani. Huwag kang matakot, Bia. Tapos na. Wika ni Gabriel. Talaga? Humarap uli si Lani kay Gabriel. Noon lamang napansin ni Bianca ang suot ni Lani. Isang lingerie na pinatunga ng manipis na nightgown. Nakita kitang pinagmamastan ako, Gab. Alam ko pag gusto ako ng lalaki. Napahawak si Bianca sa magkabilang sentido. Diyos ko, malapit nang mawasak ang tahanang ito. Paungol niyang wika. Mukhang bato sa tigas ang mukha ni Lani. At sino ang may sabing makialam ka, ha? Miss Bianca Real, mang aagaw. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Napapagod na wika ni Bianca. Babalik na ako sa taas. Pinigil ni Gabriel ang dalaga. Wag, ayaw pa niyang tumigil. Tipigilan mo. Sabihin mong hindi mo siya mahal. Naiinis na suwestyon ni Bianca. My God, nalalatang wika ni Gabriel. Kayo ba talaga mga babae? Wala nang ibang alam gawin kundi magbasa ng romance pocketbook. Si Lani, inilagay niya ang sarili sa isang bawal na pag-ibig. Ako yung pobreng ginusto niyang mahalin. Parang tinamaan daw siya ng kidlat sa unang araw nang dumating siya sa bahay na to. Sa katunayan, 5 taon na siyang nag-iinit sa pagnanasa sa akin. Mapaklang tumawa si Gabriel. Pakiramdam ni Bianca ay siya ang napapahiya sa mga maanghang na tinura ni Gabriel para kay Lani. Huwag naman ganyan, Gab. Nakikiusap na wika ni Bianca. Parang asido yung dila mo. Forgive me. Pabalinto nang yumukod pa si Gabriel. Sana pala pinatamis ko ang mga salita ko. Nakangiwing tiningnan ni Bianca si Gabriel. Kahit kailan ay mapanakit ng damdamin ang lalaking ito. Ngunit si Lani ay parang hindi tinablan sa mga pasaring ni Gabriel. Hindi mo kailangan magkunwari, Gab. Hindi ka pwedeng sisihin. Maraming pwedeng mangyari at di tayo nagdidesisyon kung sino ang pwedeng mahalin. Bakit tumigil na si Katrina sa kakahabol sa'yo? Dahil na-realize niya na wala siyang aasahan sa'yo. Dahil napapanahon na. Napapagod na wika ni Gabriel. Ano sinabi mo sa kanya? Interesanteng tanong ni Bianca. Kaya pala hindi na niya nakikita si Katrina. Wala gaano. Kibit balikat na wika ni Gabriel. Malagkit na tinitigan ito ang magandang mukha ni Bianca. Sinabi ko lang na itutuloy ko na ang planong magpakasal sa iba. Magpapakasal? Namutla si Lani na nagpalipat-lipat ang tingin kay Bianca at Gabriel. Pakiramdam naman ni Bianca ay hihimatayin siya sa mga titig ni Gabriel. Lahat naman ng lalaki ay gustong ikasal. Lumapit si Gabriel kay Bianca at inakbayan ito. Ang totoo, Lani, si Bia ang aking pangarap na babae. Noon pa. Baliw ka! Pakiramdam ni Lani ay gusto niyang saksakin sa puso si Bianca. Hindi ka ba natutuwa? Malamig na tanong ni Gabriel. Si Lola Lucia tiyak matutuwa. Hindi, hindi totoo ito. Galit na nagpaikot-ikot sa loob ng kwarto si Lani. Ang bata-bata pa ni Bianca para sa'yo. Gulat na gulat si Bianca sa tinura ni Gabriel. Parang nawala siya sa kanyang sarili. Hindi na siya bata, Lani, wika ni Gabriel. Malapit na siyang mag-21. Binalingan ni Lani ang hindi pa rin makahumang dalaga. Nagbibiro lang siya, hindi ba, Bia? Naisip ni Bianca na ginawa siyang dahilan ni Gabriel
para tuldukan ang kabaliwan ni Lani. Palagay ko seryoso siya, mahinang wika ng dalaga. Palagay ko kailangan ko ng matulog. Puno ng galit ang lumuluhang mga mata ni Lani. Agad binuksan ng maluwag ni Gabriel ang pintuan. Gawin mo ang tama, Lani. Kalimutan mo lahat ang nangyari sa gabing ito. At nangangako ako, gagawin ko rin. Ayan, tapos na ang problema mo. Lumakad at sumalampak sa upuan si Bianca. Napapailing si Gabriel. Dalawang babae sa isang linggo. My God, grabe. Kawawa ka naman. Lahat ng babae ay gusto kang habulin. Nakairap na wika ni Bianca. Kadalasan, hindi mabuti ang pakikitungo ko sa mga babae, wika ni Gabriel. Lumapit ito sa kanyang office table at kinuha ang isang libro para ibalik sa bookshelf. Nakakatawa talaga. Kawawang ati Lani, napapailing si Bianca. Kasusuklaman ka niya mula ngayon. Tumayo si Gabriel sa harap ni Bianca at nakapamulsa ang dalawang kamay. Di mas mainam. Nakakatawang nakakagalit. Sana nga dalhin siya ni Tito Jano sa abroad at iwanan na siya dun. Napatitig si Bianca sa kabuuan ni Gabriel at sa mga mata nito. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, yung galit ni Ate Lani ay pagmamahal pa rin sa'yo. Mas nakakahiya. Alam ko, magkahalong disgusto at tawa ang namutawi sa mukha ni Gabriel. Hindi bale, kasal na tayo pagbalik nila. Nagulat si Bianca. Hindi na siya makakapayag na maging isang babae lamang sa buhay ni Gabriel. May sarili akong plano. Bigla siyang nairita sa kayabangan ng lalaki. Talaga? Katulad ng? Nakangiting tanong ni Gabriel. Natuwa siya sa lutong ng salita ng dalaga. Hindi na kailangang sabihin ko pa sa'yo. Umiwas ng tingin si Bianca. Pakiramdam niya ay pinagtatawanan siya ni Gabriel. Oo, kailangan. Malamig at malutong na wika ni Gabriel. Nanggigilalo si Bianca. Diktador ka talaga. Nangislap naman ang mga mata ni Gabriel. Masigit na gumaganda si Bianca kapag nagagalit. At nababagay sa iyo. Sino ba ang karapat dapat sa isang salbyeho, kundi ang isang birhing katulad mo? Pakiramdam ni Bianca ay bumilis at lumalim ang kanyang paghinga. Sinakyan ko lang ang drama mo kanina. Umiling si Gabriel. No, baby. Noon pa ay gusto mo na ako. Ang alam ko ay maliit na porsyento lang akong in love sa'yo. Dahil hanggang ngayon ay natatakot ka pa? Ako? Takot? Namula ang mga pisngi ni Bianca. At bigla siyang tumayo. I'm already an adult. Kaya ko mag-desisyon sa sarili ko. Hindi pa. Ikinawid ni Gabriel ang dalawang kamay sa baywang ng dalaga. Pero malapit na. Magsisisi ka pag pinakialaman mo ako. Galit na wika ni Bianca. Bakit ba lahat ng bagay ay napakadali kay Gabriel? Tinitigan ni Gabriel ang mga mata ng dalaga. At anong gagawin mo? Hindi ako pwedeng diktahan sa buong buhay ko. Ganun ba? Oo, wika ni Bianca. Naiinis siya sa aroganteng tingin ni Gabriel. Sige, binitiwa ni Gabriel ang dalaga. Ibig sabihin ba, tinatanggihan mo na ako? Hindi ako naniniwalang seryoso ka, protesta ng dalaga. Ginamit mo lang akong protection kay Ate Lani.
Bakit hindi mo ba ako kayang pagbigyan sa kaunting pabor? Hanggang kailan? Iniisip niya kung anong hakbang ang pwedeng gawin para mabilis makalimutan ni Lani si Gabriel. Hindi ko alam. Siguro mga 50 years, nakangiting wika ni Gabriel. Seryoso naman, Gab. Nakikiusap na wika ng dalaga. Kung kailangan ng tagapagmana ng Hacienda Salviejo, kailangan ko mag-asawa. At ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng kilala ko. Natigilan si Bianca. Hindi ko magagawa yan. Kailangan ba kitang tulungan para mag-isip? Ang pilyong utak ni Gabriel ay gumana. Alam niyang madaling lambingin ang dalaga. Hindi makakatulong yan. Umiiling na wika ni Bianca. Nahuhulaan niya ang iniisip ng lalaki. Madali lang yan. Nakatitik si Gabriel sa kabuuan ng dalaga. Ang perpektong hubog ng dibdib at balakang na nakatago lamang sa isang malambot na nightgown. Kita lang kita ay nauubusan ako ng hininga, Bia. Ang masiglang boses ni Gabriel ay biglang namaos. Napapikit si Bianca. Nanghihina siya pagdating kay Gabriel, pero may gusto siyang marinig mula rito. Ang importante kay Gabriel ay ang tagapagmana ng Hacienda. May gana pa itong tawagin siyang maganda. Alam niya yon at maraming beses na siyang nasabihan ng maganda. Ngunit ang nakakagulat ay bakit gusto niya ito. Ang panunukso, ang pagpapahirap, at ang pagka-diktador nito. Huwag mo kong halikan. May himig pagbabantang wika ni Bianca nang maramdaman ang kamay ni Gabriel sa kanyang pisngi. Ramdam na ramdam niya ang init ng katawan nito. Poor baby. Parang gutom na hinalik-halika ni Gabriel ang mga pisngi ng dalaga. Kailan mo gustong tumabi sa akin? Parang nauulol na wika nito. Hindi, ayoko. Halos hindi lumabas sa bibig ng dalaga ang mga salita. Ang kanyang lalamunan at punong tainga naman ang sinasalakay ni Gabriel. Gagawin mo, hindi ka makakatiis. Aos na bulong ni Gabriel. Wala akong maintindihan kahit na ano. Umiiyak na ang dalaga. Hindi ka nga nag-propose, nagdidikta ka. Biglang tumawa si Gabriel sa kahinawakan sa baywang at itinaas ang dalaga. Bianca, my little flower, will you please marry me? Pati proposal mo, hindi seryoso. Gusto kong makausap si Lola Lucia. Bumaba ng padausdo si Bianca mula sa lalaki. Ano? Ngayon na? Naupo si Gabriel sa sofa at kinalong ang dalaga. Ayoko sana siyang istorbuhin, pero importante ito. Akmang tatayo si Bianca, ngunit hinawakan ni Gabriel ng magkabilang kamay ang mukha ni Bianca. Dito ka lang. Hindi mo kailangan magsabi kay Lola. Sa tingin niya, ikaw ang pinakakarapat dapat na maging asawa ko. Nalilito na si Bianca at napaiyak. Magiging asawa siya ni Gabriel, pero hindi siya mahal nito. Alam ni Bianca na walang babaeng kayang pasunurin si Gabriel. Pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang unos. Nangingislap naman ang mga mata ni Gabriel sa pagkasabi at muling sinakop ang mga labi ng dalaga. Pagkasabik na hindi kailangan ipaliwanag ng mga salita. Nanginginig ang katawan ni Bianca habang masuyong hinahablos ng mga kamay ni Gabriel ang tuktok ng isenyang dibdib. Huminto si Gabriel sa kanyang paghali. Alam mong baliw na baliw ako sa pag-ibig sa iyo, hindi ba? Hindi. Napaliyan si Bianca sa walang tigil na paghablos ni Gabriel sa kanyang katawan. Alam mo yun. Matigas na wika ni Gabriel, pilit pinapaamin ang dalaga.
Kahit kailan ay hindi naisip ni Bianca na mamahalin siya ni Gabriel. Sabihin mong mahal mo ko, may pakiusap ang tono ng dalaga. Hinawakan ni Gabriel ang baba ng dalaga at muling nagtama ang kanilang mga paningin. Naghintay ako ng matagal na panahon hanggang sa magdalaga ka. I'm madly in love with you, Miss Bianca Real. Alam mo bang gusto kong pulbusin noon si Rigor nang malaman ko nang binastos ka niya? At alam mo rin bang labis akong nasasaktan kapag nalalaman kong may bago kang boyfriend? Hindi makapaniwala si Bianca sa mga ipinagtapat ni Gabriel. Pero marami kang naging girlfriends. Nagkanubyo ka rin naman, dalawa pa. Pabirong hinila ni Gabriel ang isang bahagi ng buhok ni Bianca at pinandilatan ito. Akala namin si Katrina ang pakakasalan mo. Sinabi niya sa akin na may usapan na kayo. Kahit kailan wala, mariing tanggi ni Gabriel. Pero hinalikan mo siya, nakasiping ka sa kanya. Sa totoo lang, wala akong maalala. Meron! Galit na wika ni Bianca. Kumunot ang noon ni Gabriel. Hindi ako lover niya. Ang ibig kong sabihin, Bia, wala kang dapat ipagselos sa kahit na kanino. Hindi ako nagsiselos. Naaawa lang ako sa kanilang lahat. Wika ni Bianca. Hindi nga ba siya nagsiselos? Tanong din ang isip niya. Hindi pa ba sapat ang sinabi kong mahal kita? May tensyon ang mga masuyong haplos ni Gabriel sa dalaga. Isa sa mga rason kung bakit mahal kita, ang iyong lambing at pagiging maawain. Sa akin ka nakatadhana, mahal ko. Nakatitig lang si Bianca sa mga mata ni Gabriel. Nakikita niya ang sinseridad ng mga sinabi nito. Ano pang gusto mong sabihin ko? Malambing na tanong ni Gabriel. Ipinulupot ni Bianca ang dalawang kamay sa liig ni Gabriel. Wala na. Ang gusto ko lang sa buhay ay maging sayo. You are forever mine, baby. Malambing at himig tagumpay na wika ni Gabriel. Walang halaga ang buhay ko kung wala ka. Napayakap si Bianca. Pakiramdam niya ay secure siya sa mga bisig ni Gabriel kahit ano pang unos ang dumating. Malapit na ang horse auction. Gusto ko magandang-maganda ka sa last night party. Hinalikan ni Gabriel ang noon ni Bianca. Ano magiging papel ko doon? Malambing na sumandal si Bianca sa dibdib ng lalaki. Ano pa ba? E dinobya ko. Nakangiting tinudyo-tudyo ni Gabriel na kanyang labi ang sentido ng dalaga. Higpit at ilang minutong niyakap ni Gabriel ang dalaga. Ngunit ang silakbo ng kanilang mga damdamin ay hindi kayang pigilin. Muling pinupog ni Gabriel nang halik ang mga pisngi ng dalaga, pababa sa liig at pagkatapos ay sa mga labi. Umalis para sa isang bakasyon sina Janus at Lani. Ngunit si Janus na lamang ang bumalik galing sa bakasyon. Tuluyang nagkahiwalay ang mag-asawa at naiwan si Bria sa pangangalaga ng ama. At nang dumating ang ika-21st birthday ni Bianca, ay ikinasal sila ni Gabriel. Ang best friend ni Bianca na si Tracy ang naging maid of honor. Tuwang-tuwa naman si Bria na siya ang flower girl sa kasal. Nalungkot siya na sabihin na aalis sina Gabriel at Bianca para sa honeymoon, pero alam niyang babalik ang mga ito. Hawak kamay si Bria ng kanyang ama at masayang kumaway sa mag-asawa. At yan po nagwawakas ang ating kwento.